Buktong-buktong, palabuktong. Hinahanap kung wala, inaayawan pag nandyan na. Buktong-buktong, palabuktong. Kailangan para kumita, ngunit kailangan mo muna makita. Buktong-buktong, palabuktong. Bahagi ng ating pangarap, kaulan nito'y sanhi ng hirap. Ang sagot, trabaho. Isa ang bayan ng Mangaldan sa mga munisipalidad sa Pangasinan na patuloy ang pag-unlad. Nadaragdagan ang mga establishmento mapapubliko man o pribado. Dahil dito, mas dumarami ang mga nabubuksan na oportunidad para sa mga residente ng bayan. Ngunit, sapat nga ba ang mga itong paraan upang mabawasan ang mga mamamayang Pilipino na walang trabaho? Ako si Myra Chong, 28 years old, taga Bantayan, Mangaldan, Pangasinan. Nag-apply ako sa una, sa Manila, in-interview ako. Tapos, naghintay muna ako ng call, pero nung mga siguro 2 weeks, tumawag na ako. Sabi di na available yung position. So, nag-apply ako ulit na ibang na binigay sa akin, ibang position, hindi yung in-applyan ko. Pero hindi ako qualified siguro doon, kaya hindi na ako tinawagan. So, nag-apply na lang ako ulit. Nalagaan ko na lang yung mother ko. Kasi yung course ko, yung kinuha ko kasi yung course ko, sa kanya kasi matanda na rin. Yun, siya muna inalagaan ko habang pag okay-okay na siya, mag-apply ako ulit. Ilan lamang si Myra sa mga Pilipinong hanggang ngayon ay hangad pa rin ang makahanap ng maayos at permanenteng trabaho. Expect mo nga na tatawagan ka. Hindi ka tatawagan. So ikaw magko-confirm para sure. Tapos sasabihin nila, napatungan yung application mo. O di nila nakita, ganun. Sa kabila ng hirap at tiyaga ni Myra, ay tila ba mailap sa kanya ang oportunidad. Lumilipas ang kanyang araw sa paghihintay na pumasok ang oportunidad, ngunit hindi pa rin ito kumakatok. Hindi naman uminto ang bawat lokal na pamahalaan ng mga bayan upang magbigay ng oportunidad sa mga kagaya ni Myra, na hanggang ngayon ay di nawawala ng pag-asa na balang araw ay makakahanap ng maayos na trabaho. We have semestral job fair, meaning we have 2 job fair a year. This summer, April, May, those months, and sa October or November, the following half of the year. So yung job fair na yan ay iniintice namin ang burning passion ng mga estudyante na kaka-graduate lang at yung mga matagal nang walang trabaho. Different jobs at different kinds of work ang ina-avail dyan. So marami, hundreds of jobs, thousands of jobs at hundreds of applicants ang meron lagi dyan. Paghahanap ng may sapat na kasanayan at kakayahan sa trabaho, mababang sahod, hindi nakapagtapos ng kolehiyo, at kuminsan ay mapili sa oportunidad. Ilan lamang yan sa mga nakikitang dahilan kung bakit napakarami pa rin sa ating mga Pilipino ang hanggang ngayon ay walang trabaho. Laki-laki ng populasyon sa papasok sa kokonting slots available. Sabihin natin sa 10,000 nag-graduate, sabihin natin sa nursing, ang meron lang available sa bansa kunyari is 1,000, so 1 is to 10 kaagad yun. Bagamat may mga ilang nakalaang oportunidad dito sa ating bansa, ay marami pa rin ang ninanais na makapagtrabaho sa ibang bansa dahil na rin sa mataas ng kita kung ikukumpara dito. Kasi sa totoo lang, siyempre sa hirap ng buhay, parang mas gusto kumita ng malaking pera kasi maraming pangangailangan, lalo na may sakit yung mother ko.
Sa kabila ng mga Pilipinong hinahangad makapagtrabaho sa ibang bansa kapalit na mas malaking kita, may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang mas pinipili na lamang manatili sa ating bansa. Tulad na lamang ng isang ginang na mula rin sa bayan ng Mangaldan na sa kabila ng kanyang edad ay patuloy pa rin bumabangon araw-araw para sa kanyang tungkulin. Ako po si Mrs. Grace A. Cornell, 47 years old, nakatira sa Bunlag, Mangaldan, Pangasinan. Ayon kay Grace, sapat naman ang kanyang natatanggap na sweldo at benepisyo sa kanyang trabaho. Pag nasa public school ka kasi maraming benefits, kaya talong dun talaga tinalo. Ngayon na, ang dali-daling makapasok eh, dahil ang dami nilang pangangailangan because of the K-12, nadagdagan siya ng 2 years, kaya nagdagdag sila ng maraming teachers. Ngunit wala pa rin katumbas ang mga ngiting namumutawi sa kanyang mga estudyante. Na tila ba naiipsa ng pagod ng isang kagaya niya na mas prioridad ang pagtulong sa kapwa at maglingkod ng bukal sa kanyang puso. Kung talagang mahal mo yung trabaho mo, mahal mo yung ginagawa mo, hindi ma kahit mahirap, nakakapagtiis ka pa rin. Na-enjoy mo eh. Enjoy talagang magturo. Kung love mo talaga yung love mo talaga yung pinasok mo din na career path, magiging successful ka kasi love mo yun. Bilang isang mamamayan na may maayos at permanenteng trabaho, napakahalaga pa rin sa bawat individual ang pagkakaroon ng trabaho upang makatulong sa pamilya, pati na rin sa ating bansa. Parang nagiging burden kasi sila ng ng lipunan. Although may mga din sa kanila, may mga plano din ng gobyerno sa kanila. Kasi kung nakikita mo naman kasi yung pangangailangan ng family, the more that you will work. Pagsusumikap at pagmamahal sa trabaho, ang siyang nangungunang susi pa rin nang sa ganun ay magkaroon ng sapat na pangtulong sa pamilya. Kung susumahin, ay nakasalalay pa rin sa ating sariling kamay ang pagkakaroon ng maayos na trabaho. Tiyaga, respeto, kasipagan at pagkakaisa pa rin ang ilan sa mga importanteng bagay upang masolusyonan ang anumang problema ang kinakaharap ngayon ng ating bansa. Higit na mas makatutulong pa rin ang pagkakaroon ng trabaho nang sa ganun ay makamta ng payapa at matiwasay na pamumuhay.